Hello guys, this is me again, Mami Rose, and welcome back to our YouTube channel. So para sa video na to, ang pag-usapan po natin ay yung mga dahilan kung bakit delayed po yung regla ng isang babae. Pero bago ang lahat, kung bago ka po sa channel ko, please subscribe to my channel at pakilike na rin po ng aming Facebook page for more updates. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit po delayed yung regla ng isang babae? Pero bago yan, pag-usapan po muna natin, no? Iba-iba po yung reaksyon ng mga kababaihan kung sila po ay delayed. So, ang iba po ay sobrang tuwang-tuwa na dahil posible na sila magkaroon ng baby. Ang iba naman ay nalulungkot dahil po baka hindi pa sila ready. So, kung ano man po yung dahilan ay nire-respeto ko po yun. Pero sa case ko po, ma'am, she's nang delayed ako, sobra akong natuwa dahil sa wakas ay maaari pong magkakaroon na kami ng baby. At yun na nga po, binigay na po ni Lord yung answered prayer namin. At yun po, magkaroon na po ng baby girl. At yan po yung baby girl namin ngayon, kaka 2 years old lang po. So, yan. So, balik po muna tayo sa topic. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit po delayed yung menstruations? Pero pag-usapin muna natin yung normal cycle po ng babae, kadalasan po ay nasa 21 to 35 days. So, yan po yung normal cycle na. At tumatagal po yung mens ng 2 to 7 days. Yan po. At so, sa isang taon, nagkakaroon po ng 11 to 13 menstruation po ang isang babae. Samantalang, yung mga irregular po ay nasa 6 to 7, more or less pa po. No, 6 to 7 times lang per year sila nagkakaroon ng menstruation. Iba naman siguro, more or less pa. So, una pong dahilan, ma'am, she's, no, according to my research, sa dahilan kung bakit nadedelay ka ng menstruation mo ay yung pag gumagamit ka po ng birth control. So, yun dun po sa magumagamit ng birth control, maaari pong magbabago yung cycle po no, ng isang babae. Dahil po ang mga birth control or tinatawag ng contraceptives, ito po ay naglalaman ng mga hormones na tinatawag na progestin tsaka estrogen na kung saan, no, pumipigil ito para po makabuo ng egg cells. So, ito po yung dahilan kung bakit pa nadidelay. At, no, so, kadalasan po pag nag-stop ka po ng pag-inom ng contraceptives, pwedeng 2 to 6 months ka po hindi magkakaroon ng menstruation. Pero paglagpas na po siya ng ano no, ng siguro ng 5 months or 3 months pataas, huwag yun ang paabutin. Pwede na po kayo magpa-check up sa yung OB-GYN niyo para po ma-check up po yung ovary ninyo, yung matres po ninyo. So, yun po. Pangalawa po, ma'am, she's ito, yung stress. Alam naman natin, no, talaga yung stress talaga, parang universal siya. Hindi lamang physical, mental, no, lahat po ng aspeto ng ating katawan ay naapektuhan po pag tayo po ay stress. So, according to the research po, no, pag ang sobrang stress daw po ay nagdudulot ng irregulation sa menstrual cycle. So, pag sobrang stress ka po daw, talagang no, nagbabago po, no, posibleng magbabago yung menstruation natin. So, iwasan po muna natin po, mga mamshies, yung sobrang stress, pag-iisip, ano man natin yan sa pandemic, no? So, libangin natin ang ating isip, no? Magpwede tayong mag-ano, no? Para hindi tayo masyadong na-stress sa mga bagay-bagay, huwag tayong mag-advanced thinking. Kasi po, yung sobrang stress po talaga na-apektuhan, no? Magkakaroon ka po ng mga irregulations sa katawan mo, abnormalities, at, no, talagang hindi siya mabuti. Talagang masama po talaga yung stress na yan. So, kailangan, no, hindi naman natin maiwasan talaga ma-stress po hanggat maaari meron tayong gagawin para kahit papano ay hindi po lalala yung stress natin. Pangatlo po, ma'am, she's na dahilan po ng pagka-delay ng regla ay ito po, no, according to my research, is underweight. Yung sobrang, ano po, sobrang baba na yung normal na weight mo doon po sa height mo o sa normal weight mo. So, sabi dito, 10% mas mababa sa normal weight nyo ay maaaring tumigil daw ang ovulation po ng inyong katawan. So, ito po yung sabi sa research. Pag ganyan po ang mangyayari, no? So, ask your doctor para po mabigyan po kayo ng tamang ano advice. Lalo na po dun sa mga mamshies natin na nagda-diet. No, huwag po natin sobrang diet po na kung saan no, na naapektuhan yung mga nutrients na intake natin. So, huwag natin kalimutan na kung gusto natin magpa-sexy, pero huwag kalimutan na makulangan yung sustansya sa ating katawan at dapat magkaroon tayo. Mayroon din po, no, yun pong may tinatawag na eating disorder. So, kailangan po mapacheck up na po tayo sa doktor para po magbibigyan tayo ng diet planning. Okay. Pang-apat po, ma'am, she's ay ito yung tinatawag na obesity or sobrang katabakan. So, pasensya na po, no? So, pag sa tingin niyo po ay sobrang lagpas na po or overweight na po kayo or hanggang sa parang natawag na siyang obesity, ask a doctor na po for help para mabigyan po kayo ng exercise at tamang diet planning. So, ayun lang po no, ang masasabi ko sa inyo. No? Talagang always consult your doctor.
Next po, mamshies, ay ito. Ito yung tinatawag na polycystic ovary syndrome or tinatawag na PCOS. So, ito yung common na hormonal disorders. Actually, no, nakakalungkot. May mga kakilala po akong talagang may nagsasuffer ng PCOS. No? Pero meron naman akong kakilala na may PCOS pero nagkababy pa rin. So, kadalasan sa mga dahilan kung bakit po hindi nabubuntis po yung mga babae or kasi nga hindi sila nagkakamens. So, mahirapan po sila magbuntis dahil po mayroon silang PCOS. So, pasensya na po. No? Kailangan po na talaga natin i-accept yung reality na no, pag meron tayong napansin sa ating katawan na parang hindi normal, kailangan na po tayong pa-check up. Alam pong mahirap at delikado mong pa-check ngayon, pero mas maganda pa rin yung talagang gumawa din ng paraan para po makita tayo ng doktor natin. So, yun po, sinasabi ko rin na common na hormonal disorder ang PCOS, na kung saan ito ay kondisyon ng katawan na mas gumagawa daw po ng mas maraming male hormone. So, kaya kadalasan po, no, yung mga nabibikos and pag nagpapacheck up sila, binibigyan po sila ng parang mga pills, no, to normalize the irregularities. So, mas maraming male hormone na tinatawag na androgen dahil dito, unti-unting may nabubuong cyst sa ovary. So, yun po. Kasi nga, sobra daw kasing paglabas po, instead na female hormone, male hormone po yung lumalabas na dahil dito sa sobra, no, sobrang male hormone yung lumalabas sa isang babae. Kaya po nakakabuo po or nabubuo po yung isang cyst sa ovary na naging cause po ng delay po ng pagkakaroon ng regla. Pag meron po kayong karamdaman na gano'n, meron po napansin, no, agad-agad po tayong pumunta sa ating doktor, magpa-check up, pumunta sa OB-GYN ni para po mabigyan ng tamang prescription. Kasi yan na mga cases, kailangan na talaga yan ng check up ng doktor. Pang-anim, ma'am, she's na dealing kung bakit na delay, yung merong mga health problem, just like diabetic at saka thyroid problem. Yun po. So, pag mga ganyan po ng mga cases, wala po tayong gagawa dyan, kundi pagpatingin po talaga sa doktor. Or any health problem na nakapag-cause po ng irregularities po sa menstrual cycle nito. Diba? So, at syempre, no, pang pito, kung bakit po nadidelay ka, at baka maaaring buntis na po or pregnant ka na po yan sa panahon yan. So, maaari na po kayo magpitit pag sa tingin nyo 2 weeks to 3 weeks kung normal naman ang menstruation nyo, tapos 2 to 3 weeks hindi pa kayo nag-mens, at may contact kayo ng partner nyo, maaaring buntis ka at pwede ka nang magpiti at pumunta na po agad-agad sa OB-GYN. So, yan na po mga mamshies. So, ulitin ko po yung anim po ng mga dahilan na pagkakadelay po ng menstruation o na birth control, next yung stress, pangatlo overweight, pang-apat yung obesity, pang-liman yung PCOS, at pang-anim health problem, at syempre pang-pito, pag-pregnant ka na po. So yun lang po mga mamsi, sana po nakatulong itong video ko, at may i-advise po ko sa inyo na home remedy. So paalala po, siguraduhin lang po hindi po kayo buntis pag gagawin nyo po itong home remedy na to, dahil baka ma-apektuhan po, no, yung pag-buntis nyo. So, ito ay home remedy. So, nakita lamang sa ating kitchen. So, unang-una ay uminom po tayo ng luya. No? Ganun din po sa pangalo, uminom po tayo ng luya or turmeric kasi ito yung meron silang natural inflammatory kasi nakakatulong siya kahit papano. Kung meron mang mga palang inflammations na nadadala lang siya sa turmeric pag inom ng gamang ganyan, ako mga mamis, mahilig ako sa ganyan. Kaya natataka nga yung asawa ko para akong makaluma. Hindi eh, mas bad ko talaga yung turmeric. Or yung luya, umiinom ako niyan. Yung may mga nabibili naman ng mga chai, ng mga chai ng mga turmeric. So, pwede kayong uminom niyan. Ganun, good for the body yan. Then, meron siyang natural inflammatory. Ibig sabihin, para siyang mesenamic na natural lang siya. Yan. Pangatlo ay no, hilaw na papaya. So, ang apat ay yung cinnamon. Pwede siyang ihalo sa pagluluto. Panglima naman ay sesame seeds. Dahil nagpapabalance na po ito ng hormones, yung sesame seeds. No, yung may, alam ko may ano yun. Pwede niyo siyang ano, pwede kayo buhin ng powder at no, ihalo niyo siya sa pagkain or pwede niyo siyang igawin siya up. Next naman ay yung vitamin C na kung saan, no, hindi lamang siya nakaka-fight ng mga sakit-sakit, kundi nakakapagpataas na po ito ng estrogen level. So yan po mga ma'am, sana po ay kahit pa paano meron po kayong nakuha, at kung meron po kayong comment or suggestion, please comment the comment section, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat. Bye!